Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas. Yes. Okay, ito ay regarding lang po sa nag-comment sa akin sa YouTube tungkol sa ECU. Alright? So, sabi ni sir, itakil ko lang daw yung computer box o ECU, paano malaman kung sira or may tama yung computer box. Okay? Merong madaling pamamaraan mga sir para malaman na sira ang inyong computer box kahit hindi nyo pa siya nakita. Okay? Unang example is yung magkakaroon po siya ng lost communication. Alright? Lost communication sa alinman doon na in-scan nyo. Kailangan gagamitan nyo siya ng scanner para malaman nyo na sira ang ECU. Una po yon, wala pa tayong binuksan doon. Kumbaga, ano pa lang siya, nandun pa lang siya sa diagnosing stage. Nagda-diagnose ka pa lang sa sakyan. So, ang papasok kasi doon is yung scan and diagnose. Pangalawa mga sir, pag binuksan mo na po yung computer box or pagkatapos mong ma-scan, aalamin mo doon kung lost communication or no communication. Yung mga sir, lost com at no communication. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tama? Alright? Una mga sir, pwede nagkaroon ng water damage or nabasa sa ulan, nabasa sa engine wash. Isa po yun mga sir na hindi natakpan, accidentally lang. Okay, hindi naman lagi na nangyayari yun. Pero accidentally yun, human error po yung mga nangyayaring ganun. Kamukha nito sa ipapakita ko sa inyo. So, scanning and diagnose lang po yun. Scan and diagnose. Doon pa lang yung troubleshooting pumapasok. Wala ka pang ginalaw doon. Alright, yung malalaman mo yung sakyan, hindi naman siya umaandar, nagka-crank lang, or wala na talaga mga indicator sa harapan, meron ka napapansin, nawawala yung check engine, isa na po yun sa cause. Pero sa mga modelong sasakyan, hindi pwede yung mga dating sasakyan kasi pwedeng tanggalin yung bulb noon or pwedeng i-bypass para sumasama lang siya sa oil or any indicator or lalagyan na lang siya ng timer. Okay? Sa mga model na sasakyan, hindi po siya, magagawa man siya pero may kahirapan. Kaya kadalasan doon, pagka na-diagnose siya na wala yung check engine, ayaw, cranking lang, hindi umaandar, hindi tumutuloy start, kailangan niyo po yung mga sir ng scanner. Alright? Kamukha nito, ito po yung tinatawag na water damage. Yan. Yan yung water damage. Kung nakita nyo, yan, sa loob, nagkakaroon po siya ng nagkakaroon ng water damage. Ito po siya yan. Dito sa kabila, wala naman. So, alamin nyo naman kung anong section yung nawala base dun sa scanning nyo. Alright? Hindi ko na ipapakita loob nito. Example lang to ng water damage. Alright? Pangalawa, pagka na water damage yung ECU, magkakaroon na po ng fault code yan. Pag nasira at tinamaan yung sasakyan, either sa EPS, sa manibela, yung mga electronic power system na mga manibela, yung malalambot, aircon system, yan, pwede yun. Or sensor system ng mga engine system, tinamaan ng mga sensor, magkakaroon po ng check engine na kahit anong delete mo, hindi po siya mabubura. Alright? Confirmation nyo na may water damage sa socket pa lang. Okay? Ngayon, pag nabuksan nyo naman, walang water damage, wala ka namang napansin na may na-damage ka doon na washing mo. Kung wala naman, pwede nyo nang buksan pero may fault code kayo. Alright? Andun yung lost communication, no communication. At nandun din yung mga fault codes na kahit nag-check ka doon ng fault code, sensor sa labas, buo naman. Alright? Papasok na po kayo sa stage, nabubuksan nyo na po yung ECU. So, any car to, kahit anong sasakyan, ito walang ano to, kung anong sasakyan, itong pinapakita ko mga sir, ito yung sample lang na may hawak ako. Ito yung, hindi naman siya human error. Hindi siya human error, pero nangyayari. Yan ako kung nakita nyo, sunog na sunog yan mga sir. Yan. Sunog na sunog, ito. Yan o, sunog na sunog siya. Tapos, sa kabila, ganun din. Nasunog siya lahat. Pati dito, sunog din yan. Ayan o. Makikita nyo pag binuksan. Alright? Aalamin mo naman ngayon kung anong system yan. Doon mo na siya malalaman, ito palang system na to, ito palang system na to. Alright? So, dito yan mga sir. Sa likod, makikita natin ganito. Yan o. Kung makita nyo sa likod, sunog din siya mga sir. Yan o. Lapitan natin yan. Sunog din siya. Dito, tsaka dyan, nasusunog. Na hindi natin alam. Hindi po siya human error. Basta nasusunog lang siya. So, pagkakaalam ko na ito, kung hindi ito pikanto, accent, o di kaya,
ano ba to, Elantra. Basta ito, hindi ko lang alam kung saan to na ECU. Basta may sample lang ako, meron din akong iba-ibang ECU. Ito lang may hawak ko, yung iba kasi binigay ko na sa may-ari, yung mga Mitsubishi, yung mga kalakasan ng bagyo dati, yung paing nagkabaha-baha yung mga ECU. So yung kasi wala kang makikitang sunog, pero meron siyang tinatawag na, yung pinapakita ko sa inyo, meron siyang eto, meron siyang water damage. Alright? So confirmation po yan mga sir, nasira po ang ECU. So meron ding ECU na repairable or disposable na hindi na siya marirepair. Meron ding repairable, depende sa tama ng computer box. Alright? So alamin naman natin ngayon kung anong section yung titingnan natin dito. Alright? Para malaman natin. Ngayon na-scan nyo na, na-diagnose nyo na, nakita nyo na na ito yung mga fault code, aalamin naman natin ngayon kung ano yung mga fault code na yun at saan tumama yun sa section ng computer box. Alright? So, punta tayo doon sa section o system ng computer box na tinamaan. Okay? Hindi nyo naman alam kung saan siyang portion. Alright? So, ito, magbibigay lang ako ng idea kung saan portion. Alright? Itong ano, itong computer box na to, nahati po siya sa maraming system. So, maraming system, maraming tatamaan, pero ituturo ko na lang sa inyo yung basic na madaling maintindihan, okay? Meron kasi may ibang sasakyan, kamukha ng sa akin yan, yung Innova na yan. Ang system niyan mga sir, sa ECU, parang sa engine lang siya lahat halos, hindi kasama yung AC system niya doon kasi may sarili siyang supply doon sa labas. Sa AC system, sa aircon. Sa EPS, wala naman siya EPS kasi naka-power steering siya. Alright? Balik tayo dito. Kasi yan, medyo luma naman siya. So, dito tayo sa medyo bago. Yan, ito. So, pwede natin itong gawin mga sir. Isahatiin lang natin. Yan, nahatiin lang natin sa apat. Yan. O, nakita nyo, nahatiin lang natin sa apat. Yan. O, ganyan. Depende kung anong portion. Yan, hatiin natin sa apat. Okay? So, nahati sa apat. Ganun din dito sa kabila. Ganun din yung hati niyan. Apat lang din. Alright? So, ganito mga sir. Sa apat na section niyan, ito ang tatamaan sa kanya. Kung nababasa niyo mga sir, meron siyang engine section. Alright? Meron siyang engine section. Meron siyang transmission section system. Transmission system or transmission section. So, TCM or ECU. Meron din siyang AC system, air conditioning system. So, meron siya. May EPS section o EPS system. Alright? So, doon kasi dito, ma-determine nyo na, malalaman nyo na kung saan tumama, base po sa scanning nyo, mga sir. Alright? Ito, sa engine system naman, o engine section, magkakaroon po ng, siyempre, magkakaroon siya ng check engine. Yung inyong sasakyan, magkakaroon ng check engine, or wala po siyang check engine. Alright? Kung magka-check engine siya, o walang check engine, o no communication, lost communication, papasok siya dito, sa engine system. Ngayon, pagka dito ang sira, ito dapat mababasa sa scanner. Ito mababasa din. Ito mababasa. Ito lang ang hindi. Ngayon, pag nabasa po lahat yan, magkakaroon naman po ito ng fault code. Yun. Magkakaroon po siya ng fault code. So, ang pupuntahan nyo po, pag may fault code, pupunta na po tayo sa sensor kung saan yung tinuro niya. Ngayon, kung yun ang tinuro niya sensor at hindi pa rin yun ang sira, pwedeng meron kasi, meron talagang putol ang wirings. Pagdating ng sensor, diyan naman sumasanga ang wirings. Magkakaroon naman ng ano diyan sa wirings. Alright? May sensors, may wirings. So, meron din pong mga fault code na hindi po pwedeng, porket ito na ang fault code, yan ang fault code, yan yung sensor ang sira. Hindi po ganun. Kasi, look at me, sa mga diesel na sakyan, pag humina lang ang power niyan sa hangin niya, galing sa air cleaner, tatamaan na po lahat dyan. Magmula sa map sensor, throttle body, lahat ng supply ng hangin na binibigyan niya, tatama po lahat ng fault code na yon. So, magkakaroon po lahat ng fault code yon. Alright? So, kailangan i-analyze pa rin. Hindi porket lumabas na doon sa fault code, yun na, sira. Hindi pwede. Palagay natin, nasa engine section tayo. Humina po, nagkaroon ng fault code yung kanya injector. Papalitan mo na injector. Sa gasolina to ha, hindi sa diesel. Nagkaroon ng fault code sa injector, palitan mo na kaagad yung injector. Hindi po yung ganun. Kailangan aalamin mo kung anong sira doon sa injector. Dapat yung fault code ng injector, mababasa mo. Dalawang klase. Or wiring, sensor, or ECU. Bali, tatlong klase pala. Magiging tatlong klase siya. Papasok doon yung wirings, sensor, or
mismong ECU. Yan, papasok doon. Tatlong klase ang magiging idadiagnose mo. Kaya hindi siya talaga madali. Mahirap po talaga siya pagdating sa diagnosing. Pangalawa, okay na. Solve na tayo dito. Ito yung unang section sa ECU. Engine section. Meron at meron talaga dyan. So, pangalawa, transmission section or transmission system. So, sa transmission system natin, mga sir, makikita naman doon yung ating mga, magkakaroon naman doon ng mga valve body. Yan, valve body. Meron din doon sensors. Yan, may mga sensor din doon. Input, output. Yan, input, tsaka output. Yan, sa transmission, meron din doon, kadalasan, meron din doon parang speed sensor nilalagay doon. Nakakabit, speed sensor. Yan. Meron kasing transmission iba, nakikita ko, apat ang sensor. Sa pagdating sa speed, sa mga rotating sensor lang yon, sa mga tinatamaan, mayroong apat. Meron ding dalawa lang. Meron ding, yun kadalasan nakita ko eh, apat, dalawa. Tapos, meron pa tayong wirings. Yan, may wirings. So, aalamin mo naman doon. At ito, mga sir, kasama pala dito sa engine section, meron ding mga fuses yan. Yan, may mga fuse, meron din po siyang relay. Yan, okay? So, basic, wag nyo pong mawala yung fuse tsaka relay. Ito naman sa transmission section. Sa transmission section, nandun yung valve body, sensor in and out, meron din siya speed sensor, may wirings. Meron din po siyang fuse and relay. Yan, nandun din po siya, kasama siya doon. May fuse and relay. At meron din po siyang mga mechanical parts. Yan, mechanical. Same dito, may mechanical. So, hindi po mawawala na magkakaroon pong mechanical trouble. Kung magkaroon ng mechanical trouble, hindi po porkit lumabas yung yung fault code na yon, magpo-focus ka na doon. So kung viable naman at mura lang, pwede mo palitan, pero dapat eksakto ka doon sa reading ng fault. All right, hindi porkit meron kasi mga fault na nabasa mo pero hindi mo nabasa sa scanner, pero hindi siya nabasa sa hindi mo nabasa sa actual yung pinaka kung pasok ba siya sa reading ng sensor, pasok ba siya, parehas ba siya doon sa isang sensor, in and out parehas ng reading, comparison lang. Pasok naman siya pareho, huwag mong palitan. Merong malalim na tama 'yan. Merong ibang tinatamaan 'yan sa loob sa mga rotating parts na. All right? Kagaya ng input output or yung wirings mismo or papasok na mismo sa tinatawag nating dito na mismo nasunog. Okay? Next. Dito naman tayo sa ating AC system o AC section o aircon section, aircon system. Ito mga sir, pagdating naman dito sa aircon system, sa mga new model kagaya ng mga bago na talaga ngayon yung mga sakyan na kamukha ng mga lumalabas na bago ngayon. So kahit basta bago na, basta modelo, kahit anong brand, papasok na po, may mga AC system na po siya mga sir. Pumapasok na po dyan sa computer box. Kaya ingat po kayo dyan sa mga wirings. Meron din po yan. May wirings, may fuse and relay. Yan. Fuse and relay. Tapos, mga sir, may mga sensors din po yan. May mga sensor. May mga sensor din po yung sa AC system. Marami po yan. Meron pong, hindi ko lang gaano kabisado, pero may mga nakikita akong mga sensor sa kanila. Maliban pa yung sa pinaka-compressor. Yan. Compressor. So, ang kailangan lang dito mga sir, makakuha po kayo ng diagram. Dito kasi, nakakuha ako ng diagram. Downloadable naman yung diagram nito. Lahat, mahalos makikita mo. Hindi ko nire-recommend, pero ginagamit ko yon. Kasi ano naman siya, accurate yung Carmin data doon ako nagano, Carmin STD nando naman siya sa ano eh, nasa internet siya. All right? So next is yung ating EPS. So sa EPS mga sir, meron tong sariling module, yung EPS. May sariling module 'yan, pero hindi lahat ng pagkakataon na module ang tinatamaan. Hindi rin lahat ng pagkakataon na tinatamaan ay motor or mechanical issue. Ang tinatamaan po na ito mga sir sa EPS, tumatama din po ito sa ating tinatawag na ganito, computer box. Alright? Meron din pong section yan sa computer box. Check din po ulit, fuse and relay pa rin, walang pinagkaiba. Fuse and relay, yan. Fuse and relay, wiring, syempre. Wirings, tapos yung actual mismo ng motor mismo.
So, motor, yan, pwede yan. So, analyzation. So, sa mga data na to, sa mga detalye na tong binibigay ko, kailangan po dito, medyo malalim na po yung pang-unawa pagdating sa mga sasakyan, pagdating sa system na ganito. Merong magagaling na mekaniko, pero yung mga ganito, hindi na nila gaanong inaalam. So, hindi, meron din talagang magagaling na gumagawa ng transmission na halos kabisado na rin sa araw-araw nilang ginagawa. Sa engine, ganun din. Meron din mga halos kabisado na rin nila kahit anong system pa yan dahil sa araw-araw na nilang ginagawa. Alright? So, kung kayo ay nagpa-diagnose at hindi na-diagnose, huwag na kayong maano sa mekaniko dahil may mekaniko pang mas magagaling doon. So, may mga, hindi ko naman sinabi na lahat magagaling. Basta, kung saan yung trusted nyo, doon kayo magpagawa. Ngayon, kung hindi naman siya nagawa, meron pong mga recommended yan na magagaling talaga gumawa dito. Hindi naman magaling sa lahat ng bagay, pero sa isang section, tingin ko, mahusay po sila mga sir. So, yun po yung palatandaan natin pagsira po yung ating computer box. Alright, babalikan ko, magkakaroon siya ng no-com o lost-com. No-com, no-com, at lost-com. Lost-com. No communication or lost communication. Alright, yun ang mangyayari sa ating scanning. So, ito po yung scan and diagnose pa lang. So, yung troubleshoot, ito na yung tatamaan niya. Papasukin niya na lahat. Alright? So, yun lang mga sir. Maraming salamat sa inyo. So, tuloy-tuloy na pag-like, subscribe, pag-comment sa ating channel mga sir. Sa mga nagpapa-schedule na hindi ko pa may schedulean, sa sobrang pending pa lang mga sir, tuloy-tuloy ko pa rin ginagawa. Ngayon, pagka kasi na-pending ako sa isang bagay, hindi muna ako makakaalis. Tatapusin ko muna yon 1 to 2 to 1 to 3 days, ganun. Hanggang sa next schedule naman. Maraming salamat. Automatic works, mabuhay tayong lahat.